Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas ng mga naligaw at lumayo sa iyo, O Diyos, dahil sa aming mga kasalanan. At ginawa mo po kaming iyong mga banal na anak at binigyan mo kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyo pong kaharian. Sa oras pong ito, kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagkakaroon po namin ng pagtitipon at sa pagpupuri sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pag-ibig at sa pagkakataon na mapag-aralan ang Biblia at sa pagkakaroon din po ng banal na fellowship, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming mga tao po ang dumaranas ng mga kahirapan at ng mga kalungkutan dahil sa nakakahawang sakit na mayroon ngayon sa mundo. Panginoon, naniniwala po kami na iniingatan mo ang aming church. Kaya pakiusap, tulungan mo po ang lahat ng mga churches sa aming bansa at sa mga churches sa buong mundo na hindi sila maapektuhan nitong sakuna na ito sa pamamagitan po ng pagsama sa kanila physically at gayon din spiritually. Pakiusap, hawakan mo din po ang lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat po ng kanilang pananampalataya at ngayon ay nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na mga sitwasyon sa pamamagitan po ng iyong salita at ng iyong makapangyarihang mga kamay. Pakiusap, tulungan mo po silang mas higit na magtiwala sa iyo, Panginoon, at maisakatuparan nila ang banal na gawaing ninanais mo na maipangaral ang ebanghelyo ng may katapangan. Pakiusap, pagalingin mo din po ang mga may sakit at hawakan mo po kami sa gayon ay walang sino man ang matisod sa pamamagitan po ng pagpapahintulot sa amin ng nararapat na biyaya doon po sa mga nangihina at gayon din sa mga nasa pagsubok. Panginoon, Ikaw na nabibigay sa amin ng kinakailangan naming salita at biyaya. Pangunahan mo po kami sa pamamagitan ng masaganang biyaya ng iyo pong salita ng katotohanan sa oras na ito. Ituro mo po sa amin kung ano ang dapat naming gawin sa ngayon bilang mga anak ng Diyos. At kami po ay umaasa sa pangunguna sa amin ng Espiritu Santo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin sa ating Biblia. Roma chapter 11. Roma chapter 11. Roma chapter 11. Roma chapter 11 verse 35 hanggang chapter 12 verse 2. Roma 11:35 hanggang chapter 12 sa verse 2. Basahin po natin. Roma chapter 11 verse 35 hanggang chapter 12 verse 2. O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Hanggang dito po. Akala ko po na yung bilang po ng mga kaso ng COVID-19 ay nababawasan na ng sobra. Subalit,
Ako po ay medyo nag-aalala dahil ang bilang po ng kaso ng COVID-19 ay nadadagdagan na naman ulit. Kaya marahil ang bilang po ng ating pagtitipon ay mukhang nabawasan, subalit hindi po ako masyadong nag-aalala tungkol dito. Alam nyo, hindi na po ito magtatagal. Sa tingin ko po, ang sakit po na ito ay matatapos na sa ilang sandali at ang Diyos po ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na makapamuhay sa ating Christian life sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng fellowship ng malaya, gaya noon sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo ng walang paghihigpit. Subalit gaya po ng alam na natin, marami pa rin mga tao ang hindi nakakaalam ng tungkol sa sakuna na ito na ipinahintulot ng Diyos sa mundo sa katapusan ng panahon. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 200,000 na kumpirmadong kaso sa kada araw po yan. At ang sakit po na ito ay higit at higit pang nangingibabaw sa buong mundo. Subalit, sa tingin ko po, ito po ay naabot na po natin yung pinakatuktok na yun. Sa tingin ko ay ipinahintulot ng Diyos ang kahirapan na ito upang tayo po ay higit na magtiwala sa Kanya at isa pa ay upang sanayin ang atin pong pananampalataya. Tama po, maaaring tama po ito. Kaya dapat ay hindi tayo makilos at kailangan natin na higit na magtiwala sa Panginoon at mabuhay sa buhay ng pagsunod na may kaisipan na nagdanais na ang Panginoon ay dumating ng madali, gaano mang kahirapan ang mayroon tayo ngayon. Umaasa po ako na matututunan natin ang aral na ibinibigay ng Diyos at kung ano ang nais ng Diyos sa atin at kung ano ang dapat nating gawin bilang Kristiyano sa pamamagitan po ng salita na binasa natin sa Roma chapter 11 hanggang doon po sa chapter 12. Gaya po ng nalalaman na po natin na matibay po na ipinaliwanag sa Roma yung pong tungkol sa pananampalataya sa Panginoon. Kung ano ba ang kasalanan at kung ano ang kaligtasan na ibinibigay sa mga makasalanan na matatagpuan po natin yan mula sa chapter 11 hanggang sa chapter 12. Sinasabi dito ang hanggang sa plano ng Diyos na maligtas ang mga Israelita sa huling panahon at pagkatapos po na maipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hentil. Kaya sinasabi sa chapter 12 verse 1, sabi ho sa chapter 12 sa verse 1, kaya nga mga kapatid, kaya nga, nangangahulugang konektado ito sa naunang mga talata. Kung hindi natin alam ang mga naunang talata, ang kasunod na salita ay hindi natin maidudugtong. Kaya ngayon, ang mga nakaunawa ay maiintindihan nila ang mga naunang salita. Kung ano ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga makasalanan, ang kaligtasan po na tinanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na walang anumang ating pagsisikap at kung ano po yung pagiging matuwid, ito po yung pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, ito po ay magiliw na pagpapahayag ni Apostol Pablo sa mga born-again Christians. Sinabi ito sa naunang salita, kaya nga. Hindi po natin magagawang isipin ang lahat ng mga naunang salita. Kaya tingnan na lamang po natin sa chapter 11, nakalagay po sa verse 35. Sabi sa verse 35, o sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Gaya din po na nakalagay sa Mateo chapter 7, sinabi ni Jesus, kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila.
Sa Mateo chapter 7 po yan, binanggit ni Jesus. Wala tayong anumang magagawa para sa Diyos sa pagitan po natin at ng Diyos ay wala po tayong anumang magagawa. Wala po. Ang mga makasalanan ay nahiwalay sa Diyos at tayo po ay napalayo at naging mga kaaway ng Diyos dahil sa ating masasamang mga gawa. Ano ang unang magagawa ng Diyos para sa kanila? Hindi po natin unang inibig ang Diyos, ano po? Kundi tayo ang unang inibig ng Diyos. Gaya po ng sinabi ko noong nakaraang Lord's Day, na noong tayo ay mga patay sa ating mga pagsalansang at kasalanan na ginagawa lamang natin. Yun pong mga pagnanasa ng ating laman at ng ating pag-iisip. At tayo po ay itinadhana na karapat dapat sa puot at kahatulan ng Diyos. Subalit tayo po ay inibig ng Diyos ng walang anumang kondisyon. Gaya po nito, noong hindi pa natin kilala ang Diyos, ay inibig na tayo ng Diyos at ginawa ang gawain upang tayo po ay mailigtas niya. Ginawa po ito ng Diyos para sa atin, kaya tayo ay unang tinanggap ng Diyos. Kaya ngayon, tayo na mga tumanggap ng dakilang pag-ibig ng Diyos ay kailangan mabuhay na karapat-dapat sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng atin pong buhay Kristiyano. Sinasamba po natin ang Diyos dahil siya ang unang naglingkod sa atin. Iniibig natin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Tama po. Ganito po yun. Kaya sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kinakailangan po na alam ng mga Kristiyano kung paano lumakad kasama ng Diyos at sumunod sa kanyang daan. Kaya sa mga awit 116 verse 12 na binasa na natin ng maraming beses, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Naunawaan po natin ang biyaya ng Diyos. Tayong mga naligtas ay kailangan na pag-isipan po ito. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? At sinabi ng Diyos ng detalyado ang paraan kung paano susuklian ang Panginoon ayon sa Biblia. O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Nangangahulugan po ito na walang sino man ang nagbigay muna sa Diyos ng anuman at walang utang ang Diyos sa tao. Kaya, walang anumang dapat bayaran ng Diyos sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Nilikha ng Diyos ang kalawakan at ang lahat ng mga bagay dito. At nilikha niya ang mga tao ayon sa kanyang sariling larawan. At siya ang namamahala sa lahat ng mga bagay. Ibinigay ng Diyos sa lahat ng may buhay ang hininga at ang lahat ng mga bagay. Ang Panginoon ang lumikha at ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Tayo ay isa sa mga nilikha ng Diyos. Sa gitna ng mga iyon ay mayroon tayong espiritu na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. At ang atin pong katawan at kaluluwa ay nabubuhay din sa pamamagitan ng buhay at hininga na ibinibigay ng Diyos. At ang espiritu ay nabubuhay sa pag-ibig at sa biyaya ng Diyos. Kaya ang lahat po ng mga bagay ay galing sa Diyos. Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya, ibig sabihin nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ay nananatili din sila hanggang ngayon sa pamamagitan niya. Kaya sa kanya, ibig sabihin ang lahat ng bagay ay nananatili para sa kanya, sa kaluwalhatian po ng Diyos. Walang sino mang manlilikha ang gumawa ng isang bagay na wala pong intensyon o layunin. May layunin. Ang Diyos ay may layunin sa lahat ng mga nilalang na kanyang nilikha. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan po ng kanyang banal na kalooban at ng kanyang layunin. Kaya nga,
Ang lahat ng mga bagay ay nilikha ng Diyos, mula sa Diyos, at sa pamamagitan ng Diyos ay nananatili po sila. Hanggang ngayon ay hawak sila ng Diyos at nagahari sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita ang Diyos. At silang lahat ay magagamit para sa banal na plano ng Diyos at siyempre para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kaya sa talata po na nakalagay sa Roma chapter 12 verse 1 hanggang 2, kahit na ito po yung maikli, subalit may napakaraming kahulugan. Eh mga kapatid, mga brothers and sisters na naligtas para sa banal na plano at layunin ng Diyos, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Si Pablo na isang apostol ay masidhing nagsusumamo sa mga naligtas na kapatiran. Hindi ito isang utos, kundi isang payo. Ang buhay Kristiyano ay hindi pinipilit ng isang namumuno na dapat ay sumunod tayo sa Kanya. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Kanyang dakilang pag-ibig at yung Kanyang biyaya, at silang nakatanggap ng biyaya na walang bayad ay sumusunod na meron pong tapat na puso sa Diyos. Sila ay sumusunod na merong kagalakan. Sila po ay sumusunod na may pagpapasalamat sa Diyos. Subalit, kahit may ganito tayong puso, maaaring hindi natin alam kung ano ang dapat nating gawin. Kaya ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kung hindi natin alam ang paraan, hindi po ito tama. Kung nais nating suklian ang Panginoon, subalit walang paraan, ito rin po ay walang silbi, ito rin po ay walang kabuluhan. Subalit ibinigay sa atin ng Diyos ang paraan upang masuklian natin siya. Inibig tayo ng Diyos at hinihiling niya na ibigin din natin siya. Binigyan tayo ng Diyos ng napakaraming bagay at hindi may paliwanag ng mga biyaya. At mayroong mga bagay na hinihingi din po ang Diyos mula sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pakiusap, makinig kayo sa akin. Kung natanggap ninyo ang habag ng Diyos, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Sa Tito chapter 3 verse 4 hanggang 5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi dahil sa kanyang kahabagan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan at ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Ang kabutihan ng Diyos ay ang biyaya ng Diyos na tayo na walang kwalifikasyon na tumanggap ng biyaya, sa halip tayo po ay karapat-dapat sa kamatayan. Subalit ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ang kabutihan po ay kagaya ng habag upang magkaroon po ng awa. Kaya nga po, sabi sa Efeso chapter 2 sa verse 2 hanggang 3, nang tayo ay lumalakad pa ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang ating mga kaluluwa ay patay dahil sa ating mga pagsalansang at mga kasalanan, at tayo na ay katutubong mga anak ng kapuotan ng Diyos dahil namuhay tayo ayon sa mga pagnanasa ng laman. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Kaya ang kanyang dakilang pag-ibig ay ang habag at kabutihan. Ang Diyos ay Diyos ng awa na nahabag sa mga makasalanan. Ang Diyos ay Diyos na umibig maging sa mga kaaway niya. Ipinakita sa atin ng Diyos ang kanyang kahabagan. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi dahil sa kanyang kahabagan. Kaya walang sino man ang maliligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling katwiran. Kaya nga, ibinigay ng Diyos ang kanyang biyaya ng walang hinihinging kapalit. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig at biyaya at iniligtas po tayo. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran. Kaya kung natanggap natin ang habag ng Diyos at naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo po ay nararapat na makinig sa salita ng Diyos. Ngayon ay sinasabi ni Pablo sa atin na may puso po ng Diyos.
kung may isang tao na walang pagtugon sa biyaya ng Diyos, ito rin po ay isang problema. Kaya nagsusumamo sa atin si Pablo alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Kung natanggap ninyo ang habag ng Diyos, pakiusap, makinig kayo sa akin. Nakikiusap siya. Ito ay hindi isang utos, kundi ito ay isang payo. Isa po itong pakiusap sa atin. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sinabi po dito na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Ngayon, may isang bagay na tunay na ninanais ni Apostol Pablo para sa mga nakatanggap ng habag ng Diyos. Ang ating mga kaduluwa ay naligtas na, subalit ang katawan natin, ito ay nabubuhay pa rin ngayon dito sa mundo. Kapag ang katawang ito ay natapos na balang araw, ang taong ligtas ay haharap sa Diyos. Subalit habang ang katawang ito ay nabubuhay pa dito sa mundo, narito po ang salita na ibinigay sa ating lahat ng mga naligtas, na inyong ialay ang inyong mga katawan, na isang handog na buhay. Isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Kaya mismong si Apostol Pablo ay isang tao na dating umusig kay Jesus. Sinabi niya na inusig niya ang iglesia dahil sa kanyang sigasig sa Diyos. Tinuruan ang mga Hudyo na darating ang Kristo bilang hari ng mga hari, nasasakop sa Roma, na siyang mapapalaya sa Israel at magiging hari ng mga hari. Gayunpaman, ang anak ng isang karpintero na taga Nazareth na namatay sa krus ay siya ngayong tinatawag na Kristo. At sinabi niya, mayroon bang sino man na gaya ng mga tao na ito? Kaya ngayon si Pablo ay siyang nagpasya na patayin ang lahat po ng sumasampalataya kay Jesus. Kaya siya mismo ang nanguna ng batuhin ng mga tao si Esteban hanggang mamatay. Nagtungo din siya sa Damasco upang dakpin ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Ibinilanggo niya sila at pinapatay sila sapagkat nalaman niya na maraming mga Kristiyano doon po sa Damasco. Subalit habang siya ay nasa daan upang dakpin ang mga sumasampalataya kay Jesus, ay lubusang nabago siya sa daan patungo sa Damasco. Bakit mo ako inuusig? Sabi ni Pablo sa mga gawa, chapter 9, verse 5, sino ka, Panginoon? Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. Ang kanyang dating pangalan ay Saulo. Maging siya ay iniligtas rin ni Jesus ng walang anumang kondisyon at hindi lamang iyon, kundi ginawa siyang isang dakilang apostol. Kaya nga, si Apostol Pablo ay isang makasalanan na papasok sa kailaliman ng impyerno. Kaya anong sabi niya? Ako ang pangunahin sa lahat ng mga makasalanan. Kaya sa 1 Corinto chapter 15, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat natawaging apostol. Subalit iniligtas ng Diyos ang napaka-miserableng makasalanan sa lahat ng mga makasalanang gawa ko at ginawa siyang isang apostol. Kaya sa 1 Corinto chapter 15, verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Dagdag pa rito, si Apostol Pablo ay isang tao na ganap na itinilaga ang kanyang sarili sa Diyos mula ng araw na siya ay maligtas. Nagtungo sa Roma upang mag-evangelize at namatay sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Kaya alam niyo po ba na si Apostol Pablo ang kumakatawan sa mga tao na lubos na sumunod sa Panginoon ng higit? Na tinutularan ng Panginoon ng higit? Nabubuhay para lamang sa Panginoon at namamatay para sa Panginoon. Kaya hinihiliang ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ngayon na gawin kung ano ang nangyari sa kanyang puso, na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Sa Diyos, ang ibigay sa Diyos ay hindi nangangahulugang ibigay ang sa akin. O sino ang nakapagbigay na sa Kanya at siya'y mababayaran? Walang sino man ang unang nakapagbigay sa Diyos. Kaya una, ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa katawang tao
at siyang walang kasalanan ay kinuha ang ating mga kasalanan, dinala sa kanyang katawan, at siya ang nahatulan ng kamatayan sa halip tayo. Siya ang dumanas ng kahihiyan at ng pagdurusa at ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Kaya tayo po ay iniligtas niya. Kaya ngayon, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Ihandog. Ito ay upang malaman na ang mga bagay ng Diyos ay sa Diyos. Hindi ang ibigay ang nasa akin. At gamitin sila para sa Diyos. Hindi po ganun. Lahat ng bagay ay sa Panginoon. At sa lahat ng bagay, ang tao ang pinakamandaraya. Yung puso ng tao napakasama. Ayon po sa Jeremias chapter 17, verse 9. Kaya ang Panginoon po ay iniligtas muna yung mga makasalanan na gaya po natin. Kaya nga, ngayon, inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, kasiyasiya sa Diyos. Kaya ngayon, ano ang buhay pananampalataya? Ano po yung faith life? Hindi lamang iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan na gaya natin. At ginawa tayong mga anak ng Diyos, hindi lang po yun. Kundi, ginawa rin tayong mga banal na pari ng Diyos. Mga banal na pari. Ngayon, ang tao na tinatawag na pari ay ang tanging tao lamang na makakapaglingkod sa Diyos. Ito ay gaya ng pagsasabi ng pag-aalay ng mga handog upang mangasiwa o maglingkod sa pag-aalay ng mga handog. Kaya sa katunayan, hindi ito ginagawa ng mga pari para sa kanila pong sarili. Sila ay mga tao na naroroon upang maghandog sa Diyos at upang maglingkod sa Diyos. Kaya naroroon po yung mga pari. At ngayon, lahat ng naligtas ay mga pari ng Diyos. Kaya nga sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, kayo'y isang maharlikang pagkapari. Sa 1 Pedro chapter 2 verse 5, tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos. Kaya una si Jesus ang pinakapunong pari. Kaya ayon sa Lumang Tipan, ang mga pari ang pinakamarangal sa mga Israelita. Ang karangalan ng pagkapari ay hindi napupunta sa kahit na kaninong tao lamang. Sila po yung pinakamarangal at yung karangalan po na ito ay hindi para sa kahit na sino. Si Aaron o Aaron ang pinakapunong pari. At ang kanyang mga ina po lamang na kabilang sa lipi ng mga Levita, sila lamang po, sa angkan lamang po na iyon, maaaring manggaling yung mga pari, yung mga kabilang lamang sa mga ina po ni Aaron na kabilang sa lipi ni Levi. Sila ay espesyal na kinikilala upang maglingkod sa Diyos. Subalit, si Jesus ang naging siyang pinakapunong pari. Kaya sa Hebreo chapter 6 verse 20, si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek na dooy naunang pumasok para sa atin sa santuwaryo ng Diyos. Lahat ng mga pari sa panahon ng Lumang Tipan na kung saan ang pinakapunong pari ay isang larawan o anino ni Jesus na siyang magiging pinakapunong pari sa hinaharap. Kung paano ang mga ina po ni Aaron ay nasa kanila po yung pagkapari, ibig sabihin na ang mga naligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ay maaaring maging mga pari din. Kaya ang mga tao na pinagsama sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay naging mga pari kay Jesus. Kaya sa 1 Pedro chapter 2 verse 5, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay. Ang espiritual na bahay ay ang templo. Si Jesus ang puno ng batong panulok at tayo ay nakadikit kay Jesus tulad ng mga batong buhay at nagiging espiritual tayong templo. Si Jesus ay templo rin po. At kung tayo ay ligtas, tayo ay kay Jesus. Kaya tayo ay mga pari kay Jesus. At ang ating mga katawan ay templo. Tayo ay mga pari din po. Ang templo ay lugar upang maglingkod sa Diyos. Ang mga pari, sila po yung mga tao na nasa templo ng Diyos at sila po yung naglilingkod sa Diyos. Kaya sinabi na
si Jesus ay hindi kabilang sa lipi ng Levi. Sa Hebreo chapter 7, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Juda. Ayon po sa kautusan, ang lipi ng Juda ay hindi maaaring maging pari. Subalit, isang espesyal na pari ang lumitaw na hindi mula sa lipi ni Levi. Ito ay ang pari ayon sa kautusan. Si Jesus ay si Melchizedek. Si Melchizedek, sa Hebreo 7 verse 3, siya ay walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Si Melchizedek po ay isang modelo o larawan ni Jesus. Kaya nga, sa Hebreo 6:20, si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya si Jesus ay naging pari, hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na walang hanggan. Tayo rin ay mga espiritual na pari na sinusundan ng ayon sa pagkapari ni Melchizedek kay Jesus. Kaya hindi ba't ito po'y nakamamangha? Kaya mga minamahal, huwag nating kalimutan kung gaano kahalaga ang posisyon ng isang Kristiyano. Tayo ay naging mga anak ng Diyos, naging babaeng ikakasal kay Diyos, kay Kristo. Tayo po'y naging babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya tayo ay naging mga banal na pari na naglilingkod sa Diyos. Kaya huwag po nating mamaliitin ito. Kayo po ay may pananagutan sa posisyon na ito. Ang isang pari ay may sariling tungkulin at may bagay na dapat gawin bilang isang pari. Kaya ngayon, tayo ay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos. Kaya paano ngayon, naging mga banal na pari ng Diyos, pari na nasa templo ng Diyos? Paano po? Ito po ay kamangha-mangha. Si Jesus po ang pinakapunong pari. At ang pari ay kinakailangan may bagay na iaalay. Kaya sa lumang tipan, ang mga pari ay kumukuha po ng mga tupa, kambing at toro at nag-aalay ng mga handog sa Diyos. Si Jesus ay inihandog ang kanyang sarili bilang isang kordero. Si Jesus po na pinakapunong pari ay inihandog niya yung kanyang sariling katawan. Kaya nga sa Efeso chapter 5 verse 2, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kaya ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan sa Diyos bilang samyo ng mabangong amoy, masarap na amoy. Gaya ng isang pari na humuhuli ng hayop at inaalay ito sa Diyos, kanyang inialay ang kanyang sarili bilang pantubos. Ang salita po na pantubos sa ibig sabihin ay dahil sa kasalanan, tayo ay naging mga kaaway ng Diyos. Subalit, upang tayo ay pagkasunduin sa Diyos, si Jesus ang nahatulan sa halip na tayo sa lugar ng mga kaaway. Kanyang ipinagkasundo tayo sa Diyos. Kaya nga, sinasabi na, ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kaya ngayon, ang tao po na naligtas ay isa ng pari at ang pari ay nag-aalay ng handog. Ano po ang iahandog? Ito po ay ang inyong katawan. Na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos. Sa Job chapter 41 verse 11, sino ang nagbigay sa akin na dapat ko siyang bayaran? Sa akin ang anumang nasa silong ng buong kalangitan. Ito po ay kagaya din sa Roma chapter 11, 35. Kaya ibinigay muna ng Panginoon sa atin ang lahat. At sa Job chapter 35 verse 7, kung ikaw ay matuwid, anong sa kanya'y iyong ibinibigay? O ano bang tinatanggap niya mula sa iyong kamay? Gaano man ang katwiran ng tao at anumang kanilang ginagawa para sa Diyos, ano ba ang tatanggapin ng Diyos mula sa inyong mga kamay? Ang inyong kasamaan ay nakakapinsala sa ibang gaya mo, at ang inyong katwiran ay sa ibang mga tao, ayon sa Job 35 verse 8. Kaya ang mga tao ay gumagawa ng mabuting bagay, nagatrabaho ng maigi, nabibigay ng pera. Tapos iniisip na ang Diyos ay magugustuhan ito. Sa Isaiah 64 verse 6, ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Gaano man ang katwiran ninyo, makakatayo ba kayo sa harapan ng Diyos suot-suot ang maruming kasuotan? Gaano man kayo gumawa ng matuwid na bagay, ito ay may pakinabang lamang sa inyo na mga makasalanan. At maaari bang tanggapin ito ng banal na Diyos? Tama po ba? Ang katwiran ng tao ay pakunwari,
sila ay nagpapanggap lamang na sila ay mabuti. Para sa makasalanan na ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay, ay napalayo mula sa Diyos at naging kanyang kaaway, ano ang matatanggap ng Diyos mula sa isang makasalanan ganito ang kalagayan? Sa kabuuan, ang mga tao ay hindi karapat-dapat na magbigay ng kahit na ano sa Diyos. Subalit, ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng walang kondisyon. Kaya ngayon, ang ating katawan ay nabubuhay dito sa mundo pagkatapos na tayo'y maligtas. Tama po? Paano kayo makakapamuhay? Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 6. Tingnan natin 1 Corinto chapter 6. Chapter 6 verse 1. Verse 19, sorry. 1 Corinto chapter 6 verse 19. Hanggang verse 20, babasahin ko po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ngayon ay sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong katawan ay mula na sa Diyos. Bago tayo naligtas, akala natin na ang ating katawan ay natanggap natin mula sa ating mga magulang. Ang nanay ko ang nagsilang sa akin at ang ama ko ang nagpalaki sa akin. At saka nga pala, ang aking magulang ang nagsilang lamang sa akin sa mundong ito. Sila ba ang lumikha sa akin? Nakalagay po sa awit 139 na ang Diyos po sapagkat hinubog mo ang aking nasa loob na bahagi. At sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Sa awit chapter 139 verse 13, ang Diyos ang siyang nagbigay ng kaluluwa sa aking katawan. Siya ang Diyos na nagligtas sa makasalanan na patungo sa pagkawasak. Tinanggap ko ang katawang ito mula sa Diyos. Ang dapat na malaman ng mga banal ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin ang katawan po na ito. Oh, ito'y kamangha-mangha. Ang katawang ito ay binigay ng Diyos sa akin. At ito ay binili ni Jesus ng kanyang dugo. At ang Espiritu Santo ay nasa loob ko. At ang Diyos ang aking Ama. At ang Diyos Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ang nangangalaga sa katawan na ito. Ano po sa tingin ninyo? Hindi ba dakilang bagay po ito? O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang templo ng Espiritu Santo, ang Panginoon ay nasa akin. Ito ay isang templo dahil sa Espiritu Santo. At kayo hindi sa inyong sarili. Ang nasa akin ay hindi na akin. Nasa akin? Ay akin ba ngayon? Kayo'y binili sa isang halaga. Ang tanging anak ng Diyos ay namatay at nagdanak ng kanyang dugo at tayo ay kanyang binili sa isang malaking halaga. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ibig sabihin po nito na ang katawang ito ay kailangan ninyong ialay sa Diyos sapagkat ito'y pamamayari ng Diyos. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon ay maluluwalhati na natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan dahil tayo po ay ligtas na, dati po ay hindi. Kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Kaya nga sabi po ng Biblia sa 1 Corinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman, ang inyong ginagawa ay gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya pagkatapos ng maligtas ang lahat ng inyong kakainin, iinumin o pamumuhay, maging sa kamatayan, ay dapat ito ay para lahat lamang po sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasalanan po kung ito ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam po ninyo, ang isang mandurukot, ako po ay nadukutan na ng isang beses. Sa may tren po, tinanggal ko ang aking jacket at sinabit ko sa katabing bintana. Subalit may isang tao na inalis rin ang kanyang jacket at inilagay roon. Pagkatapos ang taong iyon ang unang kumuha ng jacket. At ako po yung kumuha pagkatapos. Wala na akong wallet pagkatapos.
na parang inilagay niya ang kanyang jacket at kinapa yung bulsa. Tapos kinuha niya yung wallet sa aking bulsa at pagkakuha nito, inilagay sa kanyang bulsa. Kaya wala na po akong wallet. Ako po noon ay nadaya. Kaya ngayon, pagkatapos nito, hindi na po ako maloloko ng iba. Nangyari na po ito sa akin ng minsan, hindi na po ito mauulit. Kung subukin niyang kunin ang wallet sa aking bulsa at ilagay sa kanya, aking hahawakan yung kanyang kamay kapag ginawa niya yun, at sasabihin ko, hoy, bakit mo kinukuha yan sa bulsa ng ibang tao? Tapos sasabihin niya, ay sorry po. Ang alam ko ay bulsa ko yun. Ano po bang ibig sabihin ng magnanakaw? Ang akin ay akin, ang iyo ay akin din. Ganito po ang magnanakaw. Hindi niya alam kung ano yung kanya at kung ano yung sa iba. At iniisip na sa kanya ang lahat. Kaya sa Malakias chapter 3, sabi ng Diyos, ninanakawan ninyo ako, yung mga Israelita. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, sabi po sa verse 8. Sa pamamagitan po ng mga ikasampung bahagi. Dapat po ang ikapo ay ibigay sa Diyos. Ito po ay nakalaan para sa Diyos. Noon po ang Jericho ay masakop sapagkat sinakop ng Diyos ang lahat ng sapagkat ipinasakop po ng Diyos ang lahat ng bagay na itinalaga ay sa Diyos. Subalit, si Akan po ay nagtago ng mga samsam sa kanyang tolda, siya ay naging sakim sa ginto, pilak at magandang kasuotan galing Babilonya. Kaya sinabi ng Diyos, may mga isinumpang bagay sa inyo. Ako'y hindi sasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Kaya kapag itinago natin yung mga bagay na para sa Diyos, ito po ay nagiging isang isinumpang bagay. Ang mga bagay na sa Diyos ay dapat ibigay sa Diyos. Ang malaman na ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos ay dapat natin itong ibigay sa Diyos. Ibinigay ni David ang lahat ng kayamanan niya sa Diyos para maitayo ang templo ng Diyos. Gayun din po yung mga Israelita, ibinigay din po nila yung lahat-lahat para sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Kaya sa unang Kronika 29, nang si David po nananalangin sa Diyos, sabi niya, sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Si David po ay napakadakila. Sa palagay ko po ay naunawaan ito ni David sa kanyang sarili. Nalaman niya na lahat ng bagay ay sa Diyos at dapat ibigay ng mga tao yung mga bagay na ito sa Diyos. Ang isipin na ang mga bagay ng Diyos ay sa akin, kung ito po ay ating palihim na itinatago, ito ay nagiging isang bagay na isinumpa. Kaya kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga. Dito po ay dapat po malinaw kung saan ang ating buhay pananampalataya ay nagsisimula. Ang salitang kami ay nagbibigay, ibig sabihin, ang malaman na ang mga bagay na sa Diyos ay sa Diyos, ito'y ating gagamitin para sa Diyos. Binili ng Diyos pareho ang ating katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Ang aking oras, material na mga pag-aari, ang aking kabataan, talento, wala na pong sa akin, lahat ito'y sa Diyos. Lahat ay sa Panginoon. Ang lahat po ay pagmamay-ari ng Panginoon. Inihahandog po natin sa Panginoon ang mga bagay na sa Panginoon. Kaya sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo naging mga makasalanan dahil kay Adan at gumawa tayo ng kasalanan. Kaya tayo po ay ipinagbili para sa wala. Tayo ay nabiyag sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo na may kapangyarihan sa kamatayan. At tayo po hinihila patungo sa walang hanggang pagkapuksa. Ganun po tayo. Sa Kawikaan chapter 22 verse 7, ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Kaya noong unang panahon, kapag ang mga Israelita ay nanghihiram sila ng pera at hindi sila makabayad, sila po ay ipinagbibili bilang mga alipin.
Kaya ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Dahil hindi sila makabayad, sila po ay nagiging alipin ng mga nagpapautang sa kanila sa halagang kanilang inutang. At sila ay nagiging alipin at ipinagbibili sila. Kaya gayon din po, yung kanilang mga anak ay nagiging mga alipin din. Noon po, kung ang alipin ay magkaanak, kung gayon ang kanyang anak ay alipin din. Siya ay pagmamayari ng kanyang amo o Panginoon. Dahil si Adan ay nagkasala, siya ay naging makasalanan. At dahil sa kanya, tayo rin ay naging makasalanan. Ang mga nagkakasala ay alipin ng kasalanan, mga alipin ng diablo na hinihila patungo sa impyerno. Kaya tulad ng paghila sa mga alipin, tayo din po ay hinihila papunta sa impyerno. Kaya para tayo mapalaya, kailangan nating bayaran ang ating mga kasalanan. Subalit, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ay naging alipin ng kasalanan at tayo hinihila ng diablo na may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatawid, para tayo ay mailigtas, ang kabayaran ng kasalanan ay dapat mabayaran. Kaya nga, sa 1 Pedro chapter 1 verse 18 hanggang 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak at ng ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Si Kristo na tanging anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, ay namatay na tulad ng isang tupa at binayaran niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Tinubos niya tayo mula sa ating walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ating minana sa ating mga ninuno. Ganito po ang nangyari sa atin. Kaya nga, sa Hebreo chapter 9 verse 12, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Na isa katuparan na po ng Panginoon ang walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng pagtanggap ng sumpa at kahatulan na dapat ay sa atin. Kaya sa 1 Timoteo chapter 2 verse 6 na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ang pantubos po ay pera na pambayad sa utang ng iba. Pantubos na pera. Ang Panginoon po ang naging pantubos para sa atin. Kaya nga, binayaran niya ang lahat ng kabayaran para sa ating mga kasalanan. Binayaran po itong lahat ng Panginoon. Kaya nga sa Efeso chapter 1 verse 7, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya sa Apokalipsis chapter 1 verse 5 hanggang 6, doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Kaya hindi lamang niya tayo pinalaya mula sa kasalanan, kundi ginawa rin niya tayong mga tao ng kaharian ng Diyos at ginawa tayong mga pari ng Diyos. Ganito po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ganon din po sa Apokalipsis chapter 5, sa verse 9 hanggang 10, sa pamamagitan ng iyong dugo, ay binili mo para sa Diyos ang mga tao at sila'y iyong ginawang isang kaharian ng mga pari. Kaya tayo'y kanyang tinubos para sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Kaya ano ba ang ginawa ng Panginoon at tayo'y tinubos mula sa impyerno sa pamamagitan ng kanyang dugo? Ibinigay niya po tayo sa Diyos. Tayo po ay mga itinalaga para sa Diyos. Ano pong palagay ninyo? Ang katawang ito ba ay sa akin? Kaya tayo po sa dugo at tubig with the blood and water that the Savior shed on Calvary. He bought my body and soul at a price. Binili ng Panginoon ang aking kaluluwa at katawan sa isang halaga sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya maging ang katawang ito ay binili sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Alam niyo, noong panahon ng Lumang Tipan, sa panahon po ng seremonya ng pagtatalaga ng pari, si Aaron po at ang kanyang mga anak ay binubuhusan ng langis at pagkatapos ang dugo mula sa dambana ng pagtubos ay ipinapahit sa kanang tainga at sa hinlalaki ng kanang kamay at ng hinlalaki ng kanang paa. Sa kanang tainga po nilalagay yan. Pagkatapos sa hinlalaki ng kanang kamay at ganun din po sa hinlalaki ng kanang paa.
Ganito po nilalagay yung dugo. Ang tanong, bakit po? Ang pahiran ng dugo ang tainga, kamay at paa ay nangangahulugan na ang taong ito ay binili sa pamamagitan ng dugo, isang tao na itinalaga. Kaya gaya po sa ikalawang Korinto chapter 1 verse 21, ang nagpahid sa amin ay ang Diyos. Ang langis ng Espiritu Santo, ito po yung ipinahid sa atin. Tayo ay pinahiran ng Espiritu Santo at ang dugo po ni Jesus ay pinahid sa atin. Ang paglalagay ng dugo sa tainga ay nangangahulugang pakikinig sa mga salita ng Diyos gamit ang ating tainga at pagsunod ayon sa mga salitang napakinggan natin. At ipinahid ang dugo sa kanang sa kamay at sa paa. Nangangahulugan po na ang taong ito ay itinalaga sa pamamagitan ng dugo at paglilingkuran natin ang Diyos gamit ang ating mga kamay, paa at buong katawan. Ganito po ang pare. Kailangan nating malaman na ang ating katawan ay hindi na po sa atin. I have nothing but a body to give. Wala akong anuman kundi ang katawan upang ialay. Iniaalay ko ang katawan na ito. Bagaman hindi ko mabayaran lahat ng biyaya mo, ang aking mahinang puso at ang hamak na katawang ito ay magiging iyong alipin at lingkod. Hindi po natin mababayaran yung biyaya. Subalit, ito po ay sa Panginoon. Bagaman mahina po ang ating puso at hamak po ang ating katawan, ito po ay sa Panginoon. Tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Kaya sinabi sa atin ng Diyos na tayo yung maging ganap na masunurin. Alam niyo, para sa isang lingkod, ang kanyang mga plano, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang pangarap, ang kanyang mga pagpipilit ng mga bagay-bagay, ito po ay hindi nakatanggap-tanggap. Dahil ang kanyang Panginoon ay binibili ang lingkod sa isang halaga. Ang lingkod ay tanging para sa kanyang Panginoon lamang, mabuhay man siya o mamatay. Kaya mga brothers and sisters, kailangan po ninyong isipin ito. Ang ating pananampalataya po ay dapat dito magsimula, na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ang ating buhay pananampalataya ay may kaugnayan po sa pag-ibig at habag ng Diyos, na ang motibo ng lahat ng pagsunod natin sa Panginoon at ibinibigay ang ating sarili upang mabuhay para sa Panginoon. Kailangan natin gawin ito dahil natanggap natin ang kahabagan ng Diyos. Hindi po ba? Isang kasalanan po ang mapunta sa impyerno dahil sa hindi paniniwala sa biyaya at ang kawalan ng pasasalamat na natanggap mo ang biyaya ng Diyos at ito ay hindi sinusuklian, yan po yung malaking kasalanan. Kaya sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Dahil siya ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin, yan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ni Kristo ngayon ang humahawak, humihimok sa atin. Ibig sabihin, tayo ay dinadala sa Diablo bilang mga alipin ng kasalanan noon. Subalit ngayon, tayo po ay bihag ng pag-ibig ng Panginoon na siya pong nagligtas sa atin. Tayo po ipupunta na sa langit. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Kaya ngayon, ang mga Kristiyano ay dapat na ialay ang kanilang sarili sa Diyos bilang mga pari ng Diyos. At ang ating katawan po ang siya nating handog para sa Diyos. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos. Kaysa panahon ng lumang tipan, tupa, kambing at mga toro ang pinapatay at inaalay sa Diyos. Subalit ngayon, iniaalay natin ang buhay na katawan. Hindi po natin iniaalay ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa ating sarili. Ang mga alay na pinapatay ay iniahandog kaagad. Ngunit,
Ngayon po ay handog na buhay. Tayo na naligtas ng minsan ay patuloy at tuloy-tuloy na ibinibigay ang ating puso sa Diyos, ang ating pag-iisip, ang ating pong panahon, ang ating mga material na pag-aari at lahat ng ating buong buhay araw-araw habang nabubuhay tayo dito sa mundo at nitong iniaalay sa Diyos. Sinasabi po na ganito ang handog na buhay at isang espiritual na pagsamba. Tama po ba? Tayo na nakatanggap ng dakila at kamangha-manghang pag-ibig at biyaya ng Diyos, ngayon ay ibinibigay ang ating mga sarili sa Diyos ng kusang loob at hindi po sa pilitan. At ang handog sa Diyos ay dapat walang dungis at malinis. Kaya sa Levitico chapter 22, yung handog po sa Diyos, malinis. Huwag ninyong ihahandog ang anumang may kapintasan sapagkat ito ay hindi tatanggapin para sa inyo. Ganito po yung nakalagay sa Levitico chapter 22, verse 20. Anumang bagay na may dungis o karumihan ay hindi maaaring ihandog sa Diyos. Ang kaso, sa Malakias chapter 1, verse 6, sinabi ng Diyos sa mga Israelita, sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo o mga pari na humahamak sa aking pangalan. Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana. Kaya hindi ba ninyo ako dinudungisan? Nabibigay kayo sa akin ng mga pilay, bulag at may sakit. Ibigay ninyo yung mga yan sa inyong gobernador. Kahit yung mga gobernador ay hindi nila ito tatanggapin. At sabi ng mga Israelita, kailan namin yun ginawa? Kailan namin nilapastangan ang iyong pangalan? Sila po ay hindi nagsisi. Sa 1 Pedro chapter 1, verse 15. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Banal, ibig sabihin, hiwalay sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sa 1 Pedro, chapter 1, verse 16, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sapagkat ang ama ay banal, ang anak ay dapat ding maging banal. Sapagkat ang Diyos ay banal, ang pari na siyang naghahandog ng alay sa banal na Diyos ay kinakailangan rin maging banal. Kung gayon, siya ay isang banal na pari. Kung ang ating mga puso, yung ating pong mga pag-iisip, at yun pong ating buong pamumuhay, ay marumi, alam nyo, hindi tayo makakapaghandog ng maayos sa Diyos. Kasi kung maghahandog tayo sa Diyos ng maruming alay, maruming pagkain, o kaya pilay, o kaya bulag, at may sakit, yung ganitong klase po ng paghahandog, ang tawag po dito ay paghamak sa Diyos. O mga pari na humahamak sa aking pangalan. Kaya ngayon, bilang mga pari, kailangan nating pakabanalin ang pangalan ng Diyos. Kaya, tama po ba na gumawa tayo ng mga bagay na po pwedeng maging dahilan para mahamak o hamakin ang pangalan ng Diyos? Kaya bilang mga Kristiyano, ang buong buhay natin ay dapat maging banal at tayo po ay dapat na nagbibigay lugod sa Diyos. Kung ang ating puso ay hindi malinis at sinusuway natin ang salita ng Diyos, tayo po'y pilay. Kung mayroong kasalanan sa ating puso at buhay, tayo may sakit. Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos ng tama, tayo po ay bulag. Hindi po natin maihahandog sa Diyos ang anumang may kapansanan. Gaya po sa Isaiah 52 verse 11. Kayo'y magpakalinis. Kayo'y nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon.
Ang pari po ang nagdadala ng kaba ng tipa ng Panginoon. Kaya kayo'y magpakalinis. Kailangan muna nilang linisin ang kanilang sarili. Bakit po ba araw-araw nating pinag-aaralan ng Biblia? Sabi sa Efeso 5:26, upang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugis na paghuhugas ng tubig sa salita. Kailangan nating maging malinis at banal araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Kailangan nating humiwalay sa mga tao sa mundong ito at sa marurumi. Sa ikalawang Korinto 7 verse 1, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagtatakot sa Diyos. Wala na po tayong takot na tayo pupunta pa sa impyerno, subalit ang Diyos po ay isang Diyos na banal at ang ating Diyos Ama ay isang mahigpit, istriktong Diyos. Mahal niya tayo, subalit hindi ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ang sanhi ng puot ng Diyos. Kaya nga kailangan po nating lubos na pasakdalin ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Kailangan po malinis. Sa ganitong paraan ay makakapag-alay tayo ng banal na handog na katanggap-tanggap sa Diyos. At doon po sa Levitico chapter 1 verse 5, ang handog na sinusunog para sa Diyos ay una, ipinapatong po ang kamay ng pari sa ulo nito. At pagkatapos na nito, yung handog po ay kanilang papatayin. Papatayin yung handog. At kanyang babalatan, tapos pagpuputol-putulin ang handog na sinusunog. Pagkatapos, maglalagay siya ng apoy sa ibabaw ng dambana at susunugin ang kabuuan nito. Ngayon naman, tayo ay inihiwalay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na may isang malinis na handog. Dapat po na tayo ay patayin na gaya ng tupa. Ano po ang papatayin natin? Kailangan po nating patayin ang pagnanasa ng laman. Kailangan nating patayin yung pagnanasa ng laman sa ating mga puso at ang lahat ng ating mga kasalanan. Dapat po nating patayin lahat ng yan na nasa atin pa rin hanggang sa ngayon. Kaya sa Galatia chapter 5 verse 24, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang lamang na kasama ang masasamang pagnanasa at ang mga kahalayan nito. Kailangan po nating malaman na hindi lamang inalis ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa krus, kundi tayo rin ay namatay. Nang tayo po ay naligtas at nabautismuhan, tayo po ay namatay at inilibing. Yun po ba ang pagkakaayos? Hindi po. Ibig sabihin po nito na tayo po ay namatay at inilibing na kasama ng Panginoon at muling binuhay kasama ng Panginoon. Kaya hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ayon sa Galatia 2:20, tayo ay namatay na at ang Panginoon ang nabubuhay sa atin. Tayong mga kabilang sa sanlibutan ay dapat namamatay. Subalit buhay pa rin tayo. Hindi po ba't minsan may paglalaban sa loob natin? Kaya sabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Ngunit sinusupin ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin ayon po sa 1 Korinto 15:31. Kailangan natin supilin ang ating katawan na masuwayin at gawin po natin itong alipin. Kaya sa 1 Pedro chapter 2 verse 11, na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay nasa atin at ito po'y tumatanggi sa Espiritu. Kailangan natin itong hayaang mamatay yung pagnanasa na ito. Kaya patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman.
ang lahat ng pagnanasa upang magkasala ay namatay na doon sa krus kasama ng Panginoon. Kaya nga, kailangan itong mamatay araw-araw. Magpasa ng kanyang krus araw-araw. Ibig sabihin ng krus ay kamatayan. Kaya sa Genesis 22 verse 2, sinabi ng Diyos kay Abraham, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, at iali mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng bundok ng Moriah. Kaya bagaman si Abraham ay mayaman, minamahal niya ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac na ipinanganak ng si Abraham ay 100 taong gulang na. At higit sa kanyang asawa at maging sa kanyang sariling buhay ay minahal niya si Isaac. Si Isaac ang lahat-lahat sa kanya. Gayunman, nais ng Diyos na ihandog ni Abraham ang kanyang anak. Kaya marahil si Isaac noon ay 14 taong gulang na. Ngayon, bilang isang handog, kailangan sunugin ni Abraham ang kanyang anak doon sa bundok ng Moriah upang maihandog siya bilang isang handog na susunugin. Si Abraham po ay hindi nagpalusot bagkos ginawa ang anumang iniutos sa kanya ng Diyos. Pagkatapos niyang bumangon ng maaga, pumunta si Abraham sa bundok ng Moriah kasama ng kanyang anak. Naglakad ng 3 araw. Ganito po ang krus. Umakyat siya na may dalang patalim at apoy sa kanyang mga kamay at hinayaang si Isaac ang magdala ng kahoy na panggatong. Kaya sabi ni Isaac, Ama ko, narito ang kahoy, ang patalim at ang apoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Sinabi niya ito sapagkat nararamdaman niyang may kakaiba. At sa katunayan, kapag naghahandog si Isaac ng isang handog sa Diyos, mayroong kordero para sa handog na susunugin. Pero ngayon, wala siyang makitang kordero sa kanyang paligid. Hindi masabi ni Abraham sa kanyang anak na ang magiging handog na susunugin. Sa halip pa niyang sinabi, ang Diyos ang magkakaloob, God will provide. Ang larawan ni Isaac na papunta sa itaas ng bundok ng Moriah na pasa ng kahoy sa kanyang likuran ay kumakatawan sa tanging anak ng Diyos na papunta sa bundok ng Kalbaryo, pasan ang krus. Ngayon, nakalagay sa ibabo ng dambana ang tanging anak ni Abraham upang ialay bilang handog na susunugin. Kaya niyo po bang isipin kung gaano kahirap ang nararamdaman ni Abraham ng sandaling yun? Subalit ito'y utos ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos. Kaya sa Hebreo chapter 11, naniniwala si Abraham na sa Diyos, maaaring buhayin ng Diyos ang kanyang anak ayon sa kanyang pangako. Nagagawin niyang kasindami ng bituin sa langit ang kanyang binhi at hindi siya nag-alinlangan. Inisip po niya ito, na ito'y kanyang utos na kailangan sundin at tiyak na hindi niya ako bibiguin sa kanyang pangako. Naniniwala po si Abraham na maaaring buhayin ng Diyos ang kanyang anak kahit na siya'y patay na. Gaya ng sinasabi sa talata, ang isang taong nagnanais na mamatay ay mabubuhay. Kaya si Abraham ay hindi nagkukunwari na parabang siya'y lubhang nahihirapan habang ibinibigay ang kanyang anak bilang handog na susunugin. Kaya hinawakan niya yung kanyang patalim upang patayin ang kanyang anak. Alam niyo, kung hindi tinawag ng Diyos si Abraham ng sandaling iyon, marahil nasaksak siguro si Isaac. Hindi po sinabi ni Abraham, Diyos, huwag mo akong pigilin, gagawin ko na ngayon. Pero pinigil po siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong gawin yan. Kaya sa Genesis 22 verse 12, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya ngayon, pag-isipan po natin, ano kaya ang naramdaman ni Abraham? Kaya niyo po bang isipin kung gaano siya napighati? Ito po ay isang pagsubok sa kanyang sarili. Maaring sinabi ni Abraham, pakiusap o Diyos, huwag mong kunin ang aking anak, subalit inihandog niya ang kanyang anak sa Diyos. Ang hayaang mamatay ang ating sarili ay napakasakit. Ang buhay pananampalataya po, faith life, ay hindi madaling gawain. Mahirap po ito. Ito po ay masakit. Kaya sa Filipos chapter 1 verse 29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo po ay magdurusa din para sa Panginoon bilang mga taong naligtas. Upang maihirap ang ating katawan bilang handog na buhay, dapat muna itong mamatay na may kasamang pasakit
May pagdurusa. Si Jesus ay nagdusa sa kanyang krus, pagkatapos ay dinala sa kanyang kaluwalhatian. Ang dahilan kung bakit hinihingi sa atin ng Diyos na magdusa ay upang magkaroon tayo ng higit pang kaluwalhatian. Sa 2 Korinto chapter 4 verse 17, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang pagdurusa ngayon sandali lang, samantalang ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Kaya sa Roma chapter 8, 17 hanggang 18, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin naman kasama niya, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Hinahayaan ng Diyos ang ilang antas ng pagdurusa upang bigyan tayo ng kaluwalhatian pagkatapos ng lahat po ng ito. Matapos nating malampasan ang mga pagdurusang ibinigay sa atin, tatanggap tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. Dapat ninyong malaman na ang pagtulad, paglilingkod at pamumuhay para sa Panginoon, ito po ay mga pagdurusa din. Kung ang sino man ay ayaw nito, ay hindi siya makakasunod sa Panginoon. Hindi niya sinabing kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa kanya, maaaring nilang i-enjoy ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Kundi sinabi ng Panginoon na dapat niyang tanggihan ang ating mga pagnanasa, pasanin ang ating krus at saka tayo sumunod sa Kanya. Kaya kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili, magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kaya naman, hinahayaan po ng Panginoon na magdusa tayo. Ang pag-aalay ng handog na sinusunog ay nangangahulugan ng pagpatay, pag-aalis ng balat. Dapat nating alisin ang lumang pagkatao kasama ng mga gawa nito at isuot ang bagong pagkatao. Gagawin akong mabangong samyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunog sa akin sa oras na ihandog ko ang aking sarili sa apoy ng Espiritu Santo bilang handog na sinusunog. Ang mga Kristiyano na inihandog ang kanilang katawan bilang handog na buhay sa buhay na Diyos, ay sinusuko na ang kanilang kalayaan at kasayahan sa sanlibutan. Alam niyo po ba ito? Si Apostol Pablo at Pedro at ang lahat ng mga taong sumunod sa Panginoon ay hindi sumunod sa kanilang mga pagnanasa. Tayo ay naging mga pari pagkatapos nating maging isa sa Panginoon. Ang mga naging isa sa Panginoon ay dapat gawin kung ano ang ginagawa niya sa isip, sa pananalita, sa pagkilos, at sa kanyang pagnanais. Kaya sa 1 Juan 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad na gaya ng kanyang paglakad. Kung tayo ay kaisa sa Panginoon, dapat po tayong lumakad na gaya ng kanyang paglakad. Kung paano yung isip ng Panginoon sa kanyang pananalita, kilos at sa pagnanais. Gaya ng ginagawa ng Panginoon. Hindi natin ito magagawa sa ating sarili lamang, subalit ang Espiritu Santo. Hinahayaan tayong magawa ang ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Sabi ni Pablo, si Pablo ay malapit na tinularan si Jesus, kaya taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Si Pablo, alam niyo ba, ang kumakatawan sa anyo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang katawan, sa katawan ni Pablo. Kaya ang pagtulad sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagsunod sa kanya, gaya po ng ginawa ni Apostol Pablo. Tinularan ni Apostol Pablo ang Panginoon. Kaya, sa pagbibigay ng ating sarili bilang handog na buhay, ay dapat tayong sumunod sa plano at kalooban ng Panginoon. Subalit tila maraming mga Kristiyano ang hindi sumusunod sa Panginoon ng ganitong paraan. Alam nyo, nais ng Panginoon na tayo po ay lubusang sumunod sa Kanya. Kaya ang tanong, ano po ang gagawin ninyo? Ayaw niyo po ba? Ayaw niyo po bang gawin ito kung tanungin niya tayo?
Alam nyo, ang handog na buhay, ito ay buong buhay na pagsunod sa salita ng Diyos. Dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos sa lahat ng mga bagay sa atin pong buhay. Ito ay buong buhay na pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya, sa unang Samuel chapter 15 verse 22, sinaway ni Samuel si Saul at sinabi na hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. At sinabi sa kanya ng Diyos na sakupin at patayin ang Amalek, subalit kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita. At pagkatapos ay itinapon niya yung mga walang halagang bagay. Kinuha lang ng buhay si Agag. Yung mga walang bagay, tinapon niya, gaya ng mga tupa, mga baka. Tapos dinala niya yung pinakamabuti. At sinabi ni Samuel, bakit mo itinira ito? Sinabi sa iyo ng Diyos, napatayin mo silang lahat. At sumagot siya, dinala ko ito upang ihandog sa Diyos. Mahusay din po siyang magsinungaling. Kaya anong sabi ni Samuel? Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga alay? Gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Tiyak na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. At ang pagkikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulang, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng tatampalasanan, at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinatakwil ka rin niya sa pagiging hari. Ang pagsunod po ay mas mabuti kaysa alay. Mas mabuti ang makinig sa salita ng Diyos kaysa maghandog. Ang paghihimagsik ay gaya ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay katampalasanan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ngayon hindi na tayo nabubuhay para sa anumang kasiyahan at kaluwalhatian ng ating sarili gamit ang ating katawan na binili ng Panginoon sa isang halaga. Kaya sa 1 Corinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dapat tayong mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Walang sino man sa ating nabubuhay sa kanyang sarili. Walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Alam niyo, hindi natin maaaring nakawin ang mga bagay na pag-aari ng Panginoon. At gawin man natin ito, hindi natin ito maitatago. Alam itong lubos ng Panginoon. Kaya sa 2 Corinto 5 verse 9, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming nithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Kaya bukod sa pagbibigay lugod sa Panginoon, hindi ba una nating iniisip kung paano bibigyang lugod ang ating katawan, bibigyang lugod ang ating sarili, o ang ibang tao sa halip na bigyang lugod ang Panginoon? Ganito pa rin po ba tayo? Ganito pa rin po ba tayo? Maging si Apostol Pablo ay mabuhay man o mamatay, sabi sa Filipos 1 verse 20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sinabi niya na nais niya na ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati na may kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang katawan. Filipos 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Si Kristo ang nabubuhay sa akin at mabuti na mamatay kung nakapagbibigay ako ng kaluwalhatian sa Panginoon maging sa aking kamatayan. Kaya napakasigurado po nito. At hindi po ito natatangi para kay Pablo. Siyempre po, dapat ay maging ganito rin tayo. Maaari nating isipin, magagawa yun ni Apostol Pablo, sabalit paano magagawa yun ng mga taong gaya natin? Mali po. Dapat din tayong mabuhay na gaya nito. Hindi tayo maaaring maging si Pedro o si Pablo, ngunit tayo ay mga taong ligtas na magkakasama. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga taong sumusunod sa Panginoon ng magkakasama. Tayo ay mga taong naglilingkod sa Panginoon.
si Enoch ay kinuha ng hindi nakakakita ng kamatayan dahil po sa kanyang pananampalataya. Kaya sa Hebreo 11 verse 5, sapagkat bago siya din nilang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Bago rin tayo magtungo sa Panginoon. Alam niyo, dapat tayong makatanggap ng patotoo na tayo ay talugod-lugod sa Diyos. Meron po ba kayong ganitong pagtitiwala na ang Diyos ay nalugod sa iyo? Enoch, ikaw ay nakakalugod sa akin. Ito po ang puso ng Panginoon. Dapat tayong magtungo sa Panginoon na may patotoo na tayo ay nagbigay lugod sa Diyos. Nabubuhay ba kayo sa sarili ninyong paraan na hindi alintana kung iyon ba ay gusto ng Diyos o hindi? Para lamang pasayahin, magkaroon kayo ng kasiyahan sa walang kabuluhang katawan na ito. Ang atin pong espiritual na pagsambahi ito, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsasabi na ang Diyos ay Espiritu ay nangangahulugan na hindi ito katawan. Subalit nakikita ng mga tao ang katawan. Kaya nakikita nila kung gaano ito kaganda, gaano kamakadiyos at kataimtim. Ang salitang sumasamba sa Espiritu at katotohanan ay ito yung bawat buhay na ginagabayan ng Espiritu Santo upang akayin tayo sa salita at ang espiritual na pagsamba na ibinibigay sa Diyos sa Espiritu at katotohanan yung ating katawan. Kaya sa Juan 16 verse 13, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kaya sa panahon ngayon, ang mga tao naniniwala kay Jesus ay sinasabi nilang sila daw ay sumasamba, pagsamba. Ako po ay nagsimulang dumalo sa church mula nung ako'y first year sa middle school. At tuwing nagpupunta ako sa church kapag Linggo, ang pastor doon ay matanda na. Nabibihis siya at sinasabing mag-worship na tayo ng magkakasama. Ang mga sumasamba ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. At nagsisimula na siyang mag-worship. Mayroon silang pagkakasunod-sunod ng pagsamba, worship. Tapos na ang worship. Saan po yun makikita sa Biblia? Nasaan ang ganitong uri ng pagsamba? Nagsisimula tapos matatapos. Mayroong oras, may ritual, may lugar. Gaya po ito ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pamahiin. Ganito po yung mga mapamahiin. Ganito po ang kanilang ginagawa. Ito ay pagturing sa Diyos na gaya ng isang Diyos-Diyosan. At yan po ay isang gawaing karumal-dumal. Kaya't sila'y namuhay sa kanilang sariling paraan, nakabihis ng malinis kapag Linggo, nagsasabing, ngayon, araw na ito, pupunta ako sa church para sumamba. Sapagkat tinatawag nila ang church building na isang templo, sabi nila, pupunta ako sa templo. Ang Panginoon, Panginoon, tanggapin mo ang aking buhay na handog. Ganun po ba ang buhay na handog? Ito ba yung spiritual na pagsamba? Hindi ho, yan po yung patay na pagsamba. Kapag nakalabas na sila, pagkatapos ng oras na yon, ako, malaya silang nag-uusap at ginagawa kung ano-anong gawain ng may kasakiman. Ano ang pagkakaiba nito mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosa? Alam po ba ninyo kung gaano kagalang-galang ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosa sa harap ng mga Diyos-Diyosa? Ang mga tao ang pupunta sa templo ay mga napakakagalang-galang tingnan sa harap po ng Buddha. Ang Diyos ay hindi isang Diyos-Diyosa. Hindi po Diyos-Diyosa ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating ginagawa sa tahanan, sa trabaho, ay dapat na maging pagsamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ganito po ang pagsamba. Kaya sa Colossians chapter 3 verse 23, sinabi rin, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Nalilingkod lang ba kayo kay Kristo kapag kayo ay nasa church? Ganun po ba? Siyempre po, yan po yung isang paglilingkod din. Pero ang paglilingkod po sa Diyos ay ang mabuhay na gaya ng isang Kristiyano kung kayo man ay nasa bahay bilang isang asawang lalaki, isang asawang babae, bilang isang ama, o bilang isang anak.
Ngayon din kapag kayo po'y pumapasok sa inyong trabaho, mabuhay kayo na gaya ng isang tunay na Kristiyano sa ating puso at sa ating isip. At kung ano po yung ating sinasabi sa isip, sa kilos, sa buong buhay natin, ay dapat maging buhay na handog at espiritual na pagsamba. Tingnan po natin sa Roma chapter 12. Tingnan natin. Roma chapter 12. Verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya kung gayon, paano tayo mag-aalay ng isang handog na buhay? Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Hindi natin dapat tularan ang kasamaan ng sanlibutan. Huwag itong tularan. Kaya sa mga gawa, chapter 2, verse 40, 3,000 katao ang naligtas noong pista ng Pentecostes at si Pedro ay nangaral sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na salinlahing ito. Ito po ang sabi ni Apostol Pedro sa kanila. Ang baluktot, masama at mapangalunyang mundo ay ang mundo po na ito. Kaya iligtas ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin ay maging banal, magpakabanal. Ang mundong ito, ito yung mundo kung saan si Satanas po ay kumikilos. Bagaman tayo ay nakatira sa makasalanang mundo na ito, ay hindi tayo taga-sanlibutan. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 19, ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. At si Jesus ay nanalangin sa Juan 17 verse 16, hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko na hindi taga-sanlibutan. Kaya si Jesus ay pumarito sa sanlibutan, subalit siya hindi taga-sanlibutan. Kaya sabi ni Jesus, kayo ipinanganak sa sanlibutan, subalit ako'y bumabang galing sa langit. Bagaman tayo po ipinanganak sa sanlibutan, tayo naman ay ipinanganak na muli sa langit. Kaya hindi na po tayo taga-sanlibutan. Gaya po ng isda na nasa dagat, subalit ang tubig ng dagat na maalat ay hindi po nakakapasok doon sa isda. Ang tubig ay maalat, ang isda po ay hindi. Alam niyo po ba yun? Kahit na tayo ay nabubuhay sa sanlibutan, ay huwag nating pahintulutan na lumapit sa atin ang sanlibutan. Alam niyo yung daong na sinakyan ni Noe ay lumulutang po sa tubig. Ang tubig, kung ang tubig ay pumasok sa daong, ito ay maaaring lumubog. Kung paano ang daong inakalutang sa tubig, dapat tayong maging hiwalay sa sanlibutan. Maging iba ang ating pagiging banal. Kaya huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. At sabi sa unang Juan chapter 5 verse 19, alam natin na tayo sa Diyos at ang sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Kaya alam po natin ito. At ngayon ang ating katawan ay may kasangkapan na magagamit sa ating paglilingkod sa Diyos. Noon, ang ating katawan ay mga kasangkapan ng kasalanan. Kung ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay. At ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos, sa Roma 6:13. Tayo po ay mga kasangkapan upang maglingkod sa Diyos at gumawa para sa Diyos. Hindi mo natin dapat gamitin ang ating katawan sa kasalanan. Sa 2 Corinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ginawa tayo ng Diyos na bagong nilalang upang makapasok sa langit. Bagong nilalang, bagong tao. Subalit meron pa rin tayong lumang pagkatao. Kahit ang ating posisyon po ay nabago, naririyan ng lumang pagkatao. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan.
Kaya magbihis ng bagong pagkatahaunan nila lang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Alisin ang dating paraan ng pamumuhay at magbihis ng bagong pagkatao, araw-araw. Kapag ang Panginoon ay dumating, ang ating katawan ay magiging gaya ng katawan ng Panginoon. Gaya sa Filipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging tulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang katawang ito ay mababago na gaya ng kanyang kaluwalhatian. Maluwalhating katawan ng Panginoon. Kaya't hanggang sa araw po na iyon, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi po sa 1 Thessalonica 5:23, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang Diyos ay binabago tayo araw-araw. Yun ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos, kaya dapat tayong mabago. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya alam natin kung alin ang mabuti at kasiyasiya sa Diyos. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, dapat po tayong maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang Diyos ay nalulugod kapag ang isang kaluluwa ay nagkaroon ng kaligtasan. At ang Diyos po ay nagagalak ng higit kapag ang magkakapatid ay may pag-ibig sa isa't isa. Nabubuhay po tayo sa mundo upang bigyang lugod ang Diyos. Kaya bigyang lugod po natin ang Diyos sa anumang ating ginagawa. Kaya sa 1 Pedro chapter 4 verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ngayon ay dapat tayong mabuhay lamang para sa kalooban ng Diyos sa ating natitirang oras sa ating pong katawan. Ito ang isang handog na buhay at espiritual na pagsamba sa Diyos. Kaya anuman ang ating sinasabi at iniisip o ginagawa, ang buong buhay natin ay dapat na maging handog na buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po sa 2 Corinto chapter 10, 5 verse 10, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang katawan, maging mabuti o masama. Kaya sa buong buhay po natin, sa lahat ng ating iniisip, ginagawa, sa buong buhay natin, ito po ay dapat na maging handog na buhay. Isang handog po na buhay ang ating katawan na kalugod-lugod sa Diyos. Ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti at ang hindi naman ay masama. Ang mamuhay ayon sa Espiritu ay mabuti, ang mamuhay sa laman ay masama. Ang mamuhay para sa Panginoon ay mabuti, ang mamuhay para sa sarili ay masama. Kaya nga tayo ay hahatulan ayon sa kung ano ang ating ginawa at pagkatapos ay tatanggap ng kaluwalhatian o kaya ng pagsaway. Kaya dapat tayong mabuhay na ibinibigay ang buong buhay natin bilang handog na buhay sa ating nalalabing buhay. Dapat po tayong mabuhay na inihahandog ang ating sarili bilang handog na buhay sa ating Panginoon. Sa ngayon, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa huling panahon na ito at ginawa mo po kaming mga banal mula sa sanlibutan at tinutulungan kami upang kami ay makapaglingkod sa iyo o Diyos at mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at para sa iyong kalooban sa loob po ng church kung saan ikaw ay kumikilos. Gaya po ng sabi sa Biblia na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, tulungan mo po kami na huwag nang mabuhay sa nalalabi naming oras sa mundong ito ayon sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. At huwag na kaming mamuhay sa mga pagnanasa ng aming laman, kundi tanging para sa iyong kalooban at para sa iyong kaluwalhatian lamang. Gayun din po, pakiusap, gabayan mo po kami at pamunuan kami upang matupad namin ang mga gawain mo o Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.